Ang Sampaguita Pictures at LVN Pictures ay ang dalawa lamang sa mga pinakaunang production company sa bansa, kung saan nagsimula ang mga naglalakihan at naggagandahang pelikula noon. Dito rin galing ang mga pinakamahuhusay at pinagpipitagang mga artista. Ngunit, hindi lahat ay naging maganda ang karera dahil mayroong mga artista noon na dumanas ng hirap sa kamay ng mga hapon. At ang isa naman ay binawian ng buhay dahil sa pag-ibig. Pag-usapan natin yan pagkatapos lamang ng maikling intro. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, comment, like, and share. Unahin na natin si Corazon Noble. Si Corazon Noble ay ipinanganak noong 1918 at nagsimula siya sa pag-aartista noong dekada 30 sa Sampaguita Pictures. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Corazon Noble ay bumida sa mga pelikulang Tarhata, Balat Kayo, Anak ng Pare, Dalisay, Pasang Cruz, Bahaghari at Ang Tagala. Si Corazon Noble ay popular na artista noon na nakaranas ng pagmamalupit na halos muntik na niyang ikamatay. Taong 1945, February 10, alas 5 ng hapon, ay naganap ang Manila Massacre. Galing si Corazon Noble sa kanyang tahanan sa Makati kasama ang 10 taong gulang na anak, dalawang kapatid na lalaki at mga pinsan. Nagpunta sila sa Red Cross Headquarters sa Isaac Peral Street na ngayon ay UN Avenue sa Ermita, Manila. Walang kaalam-alam ang mga tao sa gusali ng Red Cross sa pagdating ng mga sundalong hapon. Walang sabi-sabing pinagbabaril ang bawat kwartong kanilang makita at sa kasamaang palad, isang batang babae ang nasa likod ng pinto ang namatay. Sa kabilang kwarto na nakalak kung saan andun sila Corazon Noble ay pinilit na mga hapon itong buksan. Tumambad agad sa mga hapon si Corazon Noble na nasa bandang pintuan lamang. Karga-karga ang 10 buwang gulang na anak ay nagtago sila sa medicine cabinet. Ngunit, hindi sapat para hindi sila makita ng mga hapon. Nilapitan sila ng mga hapon at si Corazon Noble ay sinaksak ng bayoneta ng 9 na beses. Hindi niya napansin na ang kanyang 10 buwang gulang na anak ay namatay sa pagkakasaksak ng 3 beses. Nasagip naman siya ng kanyang kapatid na si Romano Abad na umakyat sa likurang bahagi ng gusali at tinulungan siyang makababa. November 12, 1945 ay nilitis ang kaso laban kay General Tomoyuki Yamashita. Si Corazon Noble ang tumayong pangunahing testigo sa lahat ng nangyari. At noon ngang February 23, 1946, sa Los Baños Prison Camp, si Yamashita ay binitay. Si Corazon Noble ay asawa ng isa ring Sampaguita Pictures actor na si Angel Esmeralda. Anak niya ang namayapa na ring heartthrob actor noon na si Jay Ilagan. Pagkatapos ng digmaan ay muling bumalik si Corazon Noble sa pag-aartista. Kahit na disabled ang kanyang kanang kamay dahil sa tinamong tama ng bala, ay hindi ito naging hadlang para makagawa ng mga pelikula. Ilan sa kanyang mga pelikulang nagawa sa kanyang pagbabalik ay ang Maynila kasama sila Tita Duran at Eli Ramos noong 1946, Landas ng Ginto noong 1947, Kaputol ng Isang Awit noong 1949, Tatlong Puso noong 1948, Magkaibang Lahi noong 1947, at Back Pay noong 1947. Noong 80s ay nakatanggap siya ng Walang Kupas Award. Si Corazon Noble ay pumanaw noong 2001. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang isa namang artista ng LVN Pictures na nakaranas ng hindi magandang kamatayan ay si Lillian Velez. Si Lillian Velez ay ipinanganak noong March 3, 1924. Nagumpisa si Lillian Velez bilang isang amateur singer noong kalagitnaan ng 1930s. Naging popular ang kanta niyang Sa Kabukiran. Napangasawa niya ang manager ng isang radio station na tumulong sa kanya para makasali sa isang paligsahan at sila ay kinasal noong 1942.
Nang matapos ang digmaan ay napabilang siya sa LBN Pictures kasama ang asawa bilang direktor. Nagawa niya ang pelikulang Binibiro Lamang Kita noong 1941 kasama sila Eli Ramos at Norma Blanca Flor. Naglahong Dambana noong 1939 kasama sila Rosa del Rosario at Jose Padilla Jr. Inday noong 1940 kasama naman si Elsa Oria. Ang Estudyante kasama sila Pugo at Togo at Narding Ansures. Sa Kapukiran noong 1947 kasama pa rin si Narding Ansures. At Encantada noong 1948 kasama sila Jaime de la Rosa at Lilia Dizon. Dahil sa tagumpay ng Sa Kabukiran, ang LBN Pictures ay nagdesisyon na itambal naman siya kay Jaime de la Rosa para sa susunod na pelikula. Ang pangyayaring ito ay hindi nagustuhan ng aktor na si Narding Ansures na may matinding pagkagusto kay Lilian Velez. Noong June 26, 1948, si Ansures ay bumisita sa bahay nila Lilian Velez sa Quezon City. Sa kanyang pagdating ay agad niyang pinagsasasaksak si Lilian Velez na agad nitong ikinasawi. Maging ang kasambahay ay pinatay din sa saksak ni Narding Ansures. Ang nangyaring krimen ay nasaksihan ng batang anak ni Lilian Velez na hindi naman nasaktan sa insidente. Si Narding Ansures naman ay nahatulan ng murder at nabilanggo at kalaunan ay namatay dahil sa sakit na tuberculosis. Si Lilian Velez ay nakalibing sa Manila North Cemetery. Taong 1995 ay naisa pelikula ang buhay ni Lilian Velez na ginampanan ni Sharon Cuneta at Cesar Montano bilang Narding Ansures. Ang pelikulang ito ay dinirek ni Carlo J. Caparas. Kung hindi sana maagang nawala sa mundo si Lilian Velez, ay mas marami pa sanang mga pelikula ang kanyang nagawa. At si Corazon Noble naman ay ang naging boses ng 50,000 mga Pilipinong pinatay at pinahirapan ng mga Hapon para makamit ang hustisya. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.